Dạ. Tại bộ ấy tôi đi nào thì được lấy của lại là thì cả một bộ xin đánh bộ có xa bộ có xa Tawi 51 verse 1 to 10. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, lagi alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng silang, pakasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sal ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, tutong nang hihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Sang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bago damdamin. Pagpalain po ng Panginoong Diyos sa pagkabasa ng mga talata na ito at tayo patuloy na in ano at ang ating mong encounter sa salita ng Diyos araw-araw ay di lamang tayong napagpapala kundi yung natututunan natin ay naitutulong din natin, no? Ay babahagi na natin sa ating kapwa habang sila man ay nagkakaroon din ng ganong karanasan. No? Ay, pagka tayo po ay nahingian ng payo, ano? Alam natin kung paano kasi naranasan natin, ano? Na-encounter natin yung salita ng Panginoon Diyos. Parang si David lang. So, si David, ano, nung baka noong naranasan niya yung kanyang karanasan na yun, hindi naman niya sinusulat. Eh, no? Pero later, no, ay sinulat niya para kasi alam niya na hindi lang naman. Ako nga, sabi siguro ni David, ako nga na napaka-intimate ko na sa Diyos. Eh, nagawa pa ako malin lang ng kaaway at magkasala laban sa Panginoon Diyos. Di ba? Parang, kaya alam ni David ano, na walang magaling na Kristiyano no, pagdating sa kasalanan no, kahit kailan wag i-take for granted ang pagkakasala at nung Miyerkules ano nung Miyerkules ay yung call ng God ang call ng Panginoong Diyos ay tatlo to follow and to live a sinful lifestyle ano to live a lifestyle na alam na Diyos na hanggat nandiyan ka, no, kahit gaano pa ka-beneficial sa iyo yan, kahit gaano pa yan ka mapagpala sa iyo, no, ilulublob ka at ilulublob sa kasalanan ng lugar na yan, ang ginagawa mo na yan. So, ang Diyos na tawag kayo, umalis kayo dyan sa kalalagayan na yan. So, ganito po, ano, ito po ang ginagawa sa atin ng ating mga karnasan na natutulungan tayong makatulong din sa iba. No? So, kahapon, ay natalakay na po natin ano ang atin pong tinatalakay ay landas sa pagbabalik loob. At pinagbubulay-bulayan natin yung naging landas ni David, yung naging paraan, naging mga daan, yung ginawa ng Panginoong Diyos kung paano si David ay na-restore o nakabalik doon sa kanyang kalalagayan sa intimate na relationship sa Panginoong Diyos. Ang ano noon ano, kapag kasi prior to this experience ay wala hindi nakala ni David ano na malayo siya sa Diyos ano? O nililin lang yan nililin lang sarili niya maya-maya pinala na siya ano pero parang ano eh kinakailangan pa siyang gamitan ni Nathan ng parabola para lang maintindihan niya ano nalilito ako sa kalagayan na to layo ko pala sa Diyos no naiwalay pala ako pagkakasala pala ako nagawa naiwalay ko sa Diyos no ganun ang naging kalalagayan niya. Kaya, ito yung mga, kung paano siya nakabalik doon sa Panginoong Diyos. Una ay, nagkaroon siya ng kamalayan.
doon sa kanyang pagkakasala. Ah, in-illustrate sa kanya ni Nathan na, hey, eto kalalagayan mo. Hindi nalulubot sa iyo ang Diyos. So tayo ay ito ang unang-unang daan natin, kapatid. Para makabalik tayo sa Panginoong Diyos ay karoon tayo ng kamalayan sa kasalanan. No? At tatalakayin natin yung kahapon kung nakapaloob doon. Pangalawa, no, sa dito sa buhay ni sa kalalagayan ni David, ano naging yung process ano ng restoration niya papunta doon sa pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Parang yung alibugang anak, ano, ng ating nahagi ng ating olive na karat, yung nakarang liko, no? O paano din yung alibugang anak na yun na nakabalik sa kanyang tatay, ano, eh, ganun din, no? Nagkaroon din siya ng realization nung kumakain na siya noong pagkain, nakikipagagawa na siya noong pagkain sa baboy, ano, ay bigla niya na-realize, wow, anong nawala sa akin, ano, ano tong kalalagayan ko na ito, bago siya nag-decide na magbalik loob doon sa kanyang ama. Amen? So, pangalawa na ginawa o nangyari kay David ay natutunan niya na magpakumbaba sa Diyos. Ito pong dulo dito sa ano, dito sa kamalayan sa kasalanan, no, kahapon tinalakay natin yung pag-asa, yung pagkakaroon ng pag-asa sa Diyos. No, kahit na yung nagkaroon ka ng kamalayan, ng kasalanan, ano, pagka wala ito, ano, mga kapatid, wala itong pag-asa sa Diyos. Yung wala kang ano, wala kang parang hindi mo matanggap sa sarili mo na tanggap ka pa rin ng Diyos. Hindi mo matanggap sa sarili mo na kaya ka tanggapin ng Panginoong Diyos, no? Parang yung alibugang anak, halimbawa, ano? Yung na-realize niya yung kanyang nakahabag-habag na kalalagayan, pero hindi niya matanggap na kaya pa siyang tanggapin ng tatay niya pag bumalik siya. Ano? Kung naisip niya na ay hindi na ako. Ako baka ipapatay ako ng tatay ko. Pahabol ako doon sa mga alipin niya at ipapatay ako, pabugbog ako, no? O kaya gawin akong mas masahol pa sa alipin kasi gusto niya alipin, di ba? Baka gawin niya akong mas masahol pa sa alipin, baka doon niya rin ako patira doon sa mga alaga niyang baboy. Sama din ako doon sa mga alaga niyang baboy at pakain din sa akin eh yung pagkain din ng baboy. Ba't pa ako pupunta doon? Dito na lang ako. At least malaya ako dito. Nakakakain din ako ng pagkain ng baboy. Gagawin siya, no? Hindi niya matanggap yung pero hindi, no, kapatid? Itong alibugang anak na to ay alam niya na kahit alipin, tatanggapin ako ng tatay. Pero, no, sa ating kapatid, isang susi din ano, ng restoration. Tayo po eh nalulugmok ano, sa pagkakamali. Wala naman. May mga kahit gaano tayo katatag ngayon, kahit gaano ka kainit ang pag-ibig natin ngayon sa Diyos, kapatid. No? Minsan ay dadating tayo sa kalalagayan ano, na mahahamon yung pananampalataya na yun, ano. And baka nga, ngayong oras ito, no, eh, hindi natin na ito. Kala natin, parang si David, di ba? Kala na ni David, kapag kaganda-ganda ng kanyang buhay spiritual, ano, kung hindi pa siya nirebuke ng Diyos o pumagitan ni Nathan, no? Eh, ang napaka makapangyarihan magiging kalagayan ay yung mananatili na mayroong hope sa Panginoong Diyos. No, yung alam natin na of course Lord God, ako hindi perfecto, Panginoon. Perfecto lamang po ako dahil sa inyo, Panginoong Diyos. No? E ganun. Perfecto lamang ako dahil diniklaran po na perfecto ako, Panginoon. At hindi ko po yung ginagawang excuse. Ang meron lang po ako, Lord God, is that meron akong eternal na hope sa aking Diyos. Simula po nung nakilala ko kayo, ano, parang alam ko, Panginoong Diyos, na hindi po ako makagagawa ng kasalanan sobrang-sobrang sama para hindi mo na ako matanggap. No? I'm then. Yun kasi kapag ka merong kanon, ay yun ang gagatong, yun ang magiging fuel natin, ano, para dumapit, dumulog sa Diyos at magpakumbaba sa Diyos. Yun po yung fuel din. Yun po din ang motivation noong alibughang anak, ano, noong bumalik, nagbalik loob siya. Ano, ang tanging lakas loob na meron siya, ano, kapatid, is yung hope niya na sobrang alam niya ang kanyang ama ay mabuti, ano, mahabagin, punong-puno ng pag-ibig, ano, sobrang na-realize na napaka, oo nga, sabi ng alibughang anak, ano, niya, oo nga, di, ngayon ko lang na-realize kung gaano kabuti yung tatay ko ngayon.
Kaya balik loob siya. Nagpakumbabasa sa kanya. Sa atin mga kapatid. Minsan, ito pakinggan mo kapatid. Minsan, ito ang napakahirap gawin. No? Ang magpakumbabasa sa Diyos. Ah. Simula po ng magkaasala ano, si Eva Tadan. In fact, ang ginamit ni Satanas para tuksuhin si Eva Tadan ay yung kakayanan ng tao na maging prideful, ano? Yung pahalagahan ng kanyang sarili ng more than what is necessary. Ay, ng pride, ano? Kapatid, yung i-value natin yung ating sarili more than marapat. Kaya minsan yun, naging hanlang. Kaya lang naman ako nagkasala kasi magtatapon ng mga excuses. Minsan, ano yan eh? Bahid ng pride sa sarili yan. Hindi matanggap na mas kasala talaga siya. Kaya hindi magawang magpakumbaba. No? O minsan, nagpapakumbaba na nga lang, may marami pang katwiran. No? Eh kasi Lord, siya kasi po, yun eh, Lord, sinukso naman po ako, Lord eh. Sabi ng Panginoon, ano ba? Nagpapakumbaba ka ba talaga? So, isa-is. Kapatid. Kapatid? Ha? So pangalawang process ng pagbabalik loob sa Diyos, restoration ng joy, ano, ng love, ng peace ng God gagaya ng naranasan ni David, mga kapatid, ay pagpapakumbaba sa Diyos. Amen. At minsan sabi ko nga ano, yan ay medyo pinakamahirap gawin, ha? Tingnan natin ang mga nasa nakapaloob dito sa ginawa ni David na pagpapakumbaba. Sabi niya, sa iyo ako nagkasala. David, sa iyo ako nagkasala. Sabi niya po dito sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon. So verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay. No? Nung una, ano, isa sa pang-cover niya, no? Nung pang-cover niya nung kanyang pagkakasala ay yung alam niya na yung ginawa niya ay ginawa niya kay Uriah. Ginawa niya kay Uriah. Na kay Bathsheba, wala siyang ginawa kay Bathsheba. Eh, mapalad pa nga siya. Eh. Hari kaya ako. Ma? Sabi ni David, hari kaya ako. Ma? Yung gawin ko siyang asawa, ba? Sobrang pribilehyo para sa kanya yun. No? Si Uriah naman, no? Oo, eh, alipin ko naman siya. Kawal ko naman siya. Diba? Ganun yun eh. Kaya medyo, alam ko, hindi ako, kung meron man akong nagawa, medyo, ano pa rin po, mas lamang pa rin yung mabuti doon sa nagawa. Ganun pa yun, no? Ganun pa yun. Eh, no bang kayang buhay na may ibigay ni Uriah sa asawa niya? Wala naman. Diba? Eh, laging wala. Nandun doon sa, ano, o minsan pinapauwi ko na nga, eh, ayaw pa din. Diba? So, mas mabuti pa nga ako eh, mabibigyan ko ng mas magandang buhay itong asawa niya eh. Diba? So, habang ganun yung nasa utak niya, nasa isipan niya, alam niya na natakot na pagpapan niya yung kanyang pagkakasala. Not until ma-realize na, Lord, sa iyo po, laban sa iyo po yung ginawa, Panginoon Diyos. No, yung kasalanan na nagawa ko po, Panginoon, ay sa iyo po nagawa. Hanggat nakikita niya na ginawa niya yun doon sa tao, di niya makayang magpakumbaba kasi mas tingin niya mas mataas siya doon sa mga yun eh. Ano? Pero nung nakita niya, ginawa niya yung laban sa Diyos, ayun, no, ay sino ako para hindi pakumbaba sa Diyos? No? Madan? Unang susi ng pagpapakumbaba, lahat ng ginagawa natin, kapatid, lahat ng ginagawa mong masama, kahit sa kapatid mo yan, no? Kahit sa kapwa natin man ng palataya, lahat ng mga offenses na ginagawa natin sa ating mga kapatid, no? Lalo na sa kapatid natin, kapwa natin mananampalataya, no? Mga masasamang salita, mga prideful words, no? Kapatid, ginagawa mo 'yan laban sa Diyos. Pag ikaw ay nanglalait ng kapatid, ito, ginagawa natin 'yan laban sa Diyos. No? Sabi po ni Santiago, ano sabi ni Santiago? Yung bibig na ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, siya rin bibig na ginagamit mo sa panlalait sa kapwa mo. Pangalipusta sa kapwa mo. No? Ha? Nang api ka ng kapatid, nang away ka ng kapitbahay, nang
ng lait ka ng tao, and then maya-maya, nagdi-devotion ka, nagpupuri ka na sa Diyos. No? Kapag, itong bibig na to, ano, ay pag ginamit natin ito sa tao, ginapit natin ito sa kaninuman para gumawa ng masama, magsalita ng masama, no? Ginawa natin taban sa Diyos. Pero bibihira po ang nakakapansin noon, no? Pag lumalapit ka sa Diyos, no? Pupuri sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa paalalahanan ka, kanina lang, nilalain. Kung ano-ano sinasabi mo doon sa kapwa mo, sa kapatid mo, anak ko rin yun, ha? Ang Panginoon Diyos. Susi sa pagpapakumbaba. No? Pangalawa na susi sa pagpapakumbaba sa Diyos ay pagkaunawa sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Sino ba hindi? Minsan, alam mo, ang sobrang, ano, sobrang familiar natin, sobrang nauulit-ulit natin yan, every time. Pero si David dito, kapatid, grabe yung realization niya, ano, na, wow, parang yung alibugang anak, no, kapatid? Ako, noong in-illustrate, binabasa at pinapaliwanag ng ate, alam niyo, ang isang picture habang ako ay binabasa ko yung talata, ano, at may picture na pumasok sa mind ko, ano, na magkayakap yung mag-ama at yung alibughang anak, kung pumapasok sa isipan niya habang yakap niya yung tatay niya, ay ito, ano, sa mind ko lang, sabi gano'n, nung alibughang anak. Kaya ako mahal na mahal itong matanda na to. No? Nung una, nung umalis ako dito, hindi ko maintindihan, bakit ko ba ito mahal? Bakit ko ba, ba't ba ako nagtsatsaga dito sa bahay na ito? Bakit ko ba pinagtsatsagan itong matanda na ito? Ano pang meron sa matanda na ito para igalang ko to, respetuhin ko to at mahalin ko to. Ano? Yun yung utak niya. Pero pagbalik niya, nung yakap-yakap na siya, na ang baho-baho niya at iniisip niya, ano, ay hindi nga lalapit sa kanya itong matanda na to at mag-uutos na lang ito sa mga alipin niya na, oh, dinisyan nyo ayan at dali nyo doon sa mga tirahan ninyo, yung sa bahay ng ninyo, yung tulugan ninyo, mga alipin. Sama nyo yung bilang alipin. Yung ganun na niisip. Tapos ang ginawa ay tumakbo sa kanya at niyakap pa siya at umiiyak pa, ano. Sabi nung alibugang, kaya ako pala mahal, tumatanda na ito. No? Kaya ako pala mahal ang Diyos na ito. No? Na-realize na, grabe kasi magmahal ito eh. Ano? Grabe kasi ito magpatawad. Grabe umibig. No? Grabe kumalinga. Yung ganun, ano? Laki-laki pala ng puso ng matanda na ito. No? Yun po yun, yung pagkaunawa sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Hindi po yan, ano, hindi po yan nagpapayabang sa atin, ano, iyan po ay nag-humble sa atin, ano, wala ka sa akin, kapatid. Pag marirealize mo yung dakilang love ng Diyos, dapat nahahumble ka dyan, eh. Hindi ka dapat nagiging confident gumawa uli ng kasalanan dahil mahal ka ng Diyos, eh. Naiintindihan ka ng Diyos. No, hindi. Dapat lalo kang nadudurog dyan at na lumuluhod ka sa harapan ng Diyos habang naiintindihan mo kung gaano kanya ka iniipi. Ang banal, mga kapatid. And then, ginagawa ng kapatid, ano, ang pagpapakumbaba ay isa sa meron sa pagpapakumbaba ay meron na sa puso mo bumukal, ano, na sarili mo namang pag-ibig sa Diyos. Ano, sa verse 1, ano, ng itong talataan, sabi ni David, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, ni David. Ano ba, marang pagtayo niyan eh, ako'y kaawaan, o Diyos na mahal ako. O Diyos na nagmamahal sa amin ng labis-labis. Ganun tayo, di ba? No? Diyos na nagmamahal sa amin ng labis-labis. Hindi. Si David sabi niya, ako'y kaawaan. O mahal kong Diyos. Isa sa genuine na humbling ourselves sa harapan ng Diyos ay yung pagbukal na ng sarili nating pagmamahal sa Panginoon. Ha? Ganun? Minsan ang pagbukal nito kapatid ay nasa kalagitnaan tayo ng kabiguan, mapait na kabiguan. Habang nandoon tayo, ano, ay bigla nating ma-realize how lovable God is. How worthy ang ating Panginoong Diyos na ibigin at mahalin. Okay. Amen. Okay. So I pray, ano, ay bukas tuloy natin itong pangatlong point natin, ano.
na i-pray po dito sa pangalawa, meron na po tayong mga napulot na natutunan sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama manalangin.